Pag-usapan natin mga ginigili kong pasyente kung ano at paano po ba natin maiiwasan ang mga nakakahawang sakit o karamdaman. Huwag niyong kalimutan mag-follow, like and share sa ating new Facebook page at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. And this video is sponsored by Keys and Bakes. Available na po sila sa Shopee. Ito po ay luto at bake ng aking kapatid. Nawa po'y masuportahan niyo po ang sariling atin. Alam niyo po ba magbibigay tayo na naman ng mga simple tips na mabilis at maaaring matandaan ng ating mga kababayan kung paano po ba tayo makakaiwas sa mga nakakahawang sakit, lalong-lalo na po ngayong pandemya. Nawa po'y ma-share niyo po ito ha. At ito po ay pinasimple ko lamang para mas mabilis nating matandaan. Number one is kumain ng maayos. Alam niyo po ba sa pagkain ng wastong pagkain, kaya po ng prutas, gulay, isda at bahagyang karne, dito po natin kasi kinukuha ang pampalakas ng ating katawan, kumbaga po pang suporta sa ating immune system para malabanan po natin ang infeksyon. So wag po tayo mag-rely lamang po sa mga supplements, vitamins or herbal dahil ito namang pong pagkain ay binigay sa atin ng Panginoon para ating mapakinabangan. Second tip is maayos na tulog. Alam nyo po ba kapag tayo po ay natutulog, ito po yung aking sinasabi palagi sa mga pasyente natin na nagkakaroon po ng tamang pagkumpuni ang ating katawan sa mga nasirang bahagi. Kung kayo po ay makakatulog for at least 6 to 8 hours, ito po ay nangangahulugan na tumitibay din po at nagkakaroon ng pag-repair sa ating immune system. At ang ating next tip is yung bakuna. Palagi natin sinasabi sa ating mga ginigiliw at minamahal na pasyente is prevention is better than cure. Iba na po yung meron tayong preventive measures bago pa natin po makuha ang sakit kung saan-saan. Lalong-lalo na po ngayong pandemya kung kayo po ay available at may oras at kung kayo ay belong or napapabilang sa mga priority group, nawa po ay magpabakuna po kayo. Hindi lamang po sa COVID-19 vaccine, pati din po sa ating flu vaccine, measles, kung kayo po ay sa mga pneumonia. Kumbaga po maging handa po tayo at alerto, gawin niyo po itong investment niyo po para sa inyong sarili dahil ang kalusugan ay ating yaman. Ang sunod nating tip is yung regular na pag-disinfection. Sa araw-araw nating kinabubuhay, hindi natin maiwasan na tayo ay ating mga kamay ay kung saan-saan po natin yan na ginagamit sa paghawak ng pera, sa pagkuha ng mga gamit, kapag tayo po ay mamamalengke, kapag tayo mag-aaral, tayo po ay mag-oopisina, hindi naman tayo always nakaglabs pagdating sa labas dahil alam kong magastos, limited ang ating supply. Sa ating mga ginagamit na kagamitan, gaya ng mga cellphones, lamesa, or kahit po itong mismong ballpen, palagi dapat tayo nagkakaroon ng disinfection. Pwede po kayong gumamit ng mga alcohol or kung ano pang mga panlinis na available po sa inyo. At least, pagkapag meron kayong ginamit, magagamit po ito ng iba pang gagamit sa inyo, ng mga kasama nyo, nang safe din po sila at hindi sila mahawan ng ibang sakit na maaari nating matangay at sila po ay magkaroon ng problema. Next tip natin is yung paghuhugas ng kamay. Ang sabi nga po nila dito, may mga tamang paraan kung paano po natin huhugasan ng ating kamay. Kung kayo po, eh, kahit anong brand po ng sabon, hindi po tayo mag-endorse ng brand ng sabon. At least, bago o pagkatapos lumabas ng isang establishment, kung kayo po ay nasa bahay, ugaliin nyo pong maghugas bago at pagkatapos ng inyong mga ginagawa, lalong-lalo na kung ito po ay involved sa inyong sanitation, sa inyong mga kinakain. Next tip natin is pagbabaon po ng hand sanitizers. Alam niyo po ba pagdating sa labas, hindi naman lahat ng facility ay may pang-hand washing. Alam po natin na dapat ito ay nasa labas ng pasilidad dahil nga po sa kakulangan din po sa budget at wala namang nagkasabi na tayo handa ngayong pandemya, magbaon po kayo ng hand sanitizer sa inyong mga sarili for at least 60% po ito ng alcohol. At huwag niyo pong kakapalan kasi nagkakaroon po ito ng film kung saan mas lalo po tayo nakakapagtangay ng mikrobyo pagdating po sa iba pang mga place na atin dapat pupuntahan. Ang ating susunod na tip ay paggamit ng personal item. For example, yung inyong mga utensils, kutsara, tinidor,
paggamit po sa mga mahilig magpalinis po ng kuko. Ugaliin po natin na tayo po ay may sariling gamit. At sa mga bagay nating hinahawakan na ating pang-personal, gaya po ng toothbrush, inyong mga suklay, sabon, nawa po ito ay kayo lamang po ang gagamit po nito. Lalong-lalo na yung mga nakokontakt sa ating mga bibig, sa ating ilong, sa ating mata. Nawa po ay atin sundin po ang isang pinakamahigpit na payo po yan. Susunod nating tip is yung paglilinis ng ating pagkain, lalong-lalo na po kapag ito ay galing sa mga public market, public places, kung saan nyo po ito nabibili. Isipin nyo lamang po na ito po ay kailangan nyo pong linisin ng maayos, babad po sa tubig, para po masugasan at nawa po ay safe sa inyong hapagkainan. Lalong-lalo na kung kakainin nyo po ito ng hilaw o kung ito po ba ay sariwang prutas. Next tip natin is yung social distancing. Sa reference sa aking nabasa, at for at least 6 feet, kasi ito po, napapansin nyo po ba yung ating mga nakakahawang sakit kadalasan, yung iba airborne, iba na may droplet, iba na po yung safe ang ating distansya pagdating sa ating kapwa Pilipino or sa ating mga kasama. Ibang-iba na po yung nag-iingat po tayo at gamitin po natin ito sa wastong paraan at huwag po tayong magiging pasaway sa mga protocol na ginawa para tayo maging safe. Next tip natin is yung wear mask. Kailangan nyo magsuot ng inyong mga mask pagdating po sa labas at nang kayo po ay hindi nakakalaghap ng kung anong amoy, ng kung ano pong mga pwedeng pumasok sa inyong mga ilong at bibig. Nawa po, tandaan nyo po yan. Huwag tayo magtipid. Kung kayo po ay gumagamit ng surgical mask, the better din po. Yun nga lang, pang isang gamitan po siya. Sa mga tele naman po, for at least mga 60% ng droplets po ang pwede mapigilan po niyan. Pwede nyo po labhan. Basta po na sa wastong paraan po ang pagpililikom po natin. Next tip natin is practice safe sex. Kumbaga po sa pagtatalik, kung hindi nyo naman po partner, gumamit po kayo ng condom o iba pang mga protective barrier. Pero kung ito naman po inyong asawa, ito po ang inyong single partner, ito po yung ating ini-encourage dahil hindi po natin kailangan gumamit po niyan. Next tip natin is pagbabantay sa alagang hayop dahil ito po ay nakakapagdala po ng iba't ibang sakit sa kanilang mga ticks, sa kanilang mga masamang balahibo. At nawa po yung kung kayo po ay naglilinis sa inyong sarili, ganoon din naman po ang ating mga alagang hayop sa bahay, lalong-lalo na kung ito po ay hilig ng inyong mga kamag-anak, ng inyong mga anak. Ang ating huling tip is yung pagpuksa sa mga peste, lalong-lalo na sa inyong tahanan. Kailangan na kailangan nyo po itong linisin kung kayo may mga basurad sa loob, sa labas, na maaari po itong pagmulan po ng sakit sa inyong pamilya. At ganoon na rin po sa inyong komunidad. Dahil napaka-importante po ang partisipasyon natin sa bawat isa nang tayo ay maging safe. Ito po ay yung ating mga pinasimpleng tips kung paano nyo o paano kayo makakaiwas sa mga nakakahawa karamdaman sa manlulubhang sakit dahil napakahirap pong magastos. Ito po ang inyong Dr. Vito, ang inyong Mindoreño manggagamot, ang inyong Mindoreño doktor na nagbibigay po sa inyo ng libreng payong kalusugan. Mapagpalang araw po sa ating lahat.